kotse ba? Fill kotse na! GAC is one of the Chinese car brands in the country that aims to shake up the Philippine market. The strategy of this car brand is to offer upmarket vehicles at a relatively more affordable price. The latest offering from GAC is this one, the GN6, which is a 7-seater MPV that takes aim at the ever-popular Toyota Innova. With that, what can this car offer to you and how does it stack up against the competition? Malalaman natin lahat yan dito sa 2021 GAC GN6 Full Review. This is Martin Aguilar, the content editor of PhilKotse.com. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to PhilKotse's YouTube channel. Click that bell icon para lagi kang una sa mga bagong videos namin. Tapos if you wanna see the full specs and pricing of the GN6 pati ng iba pang cars available in the local market, just go to PhilKotse.com's car guide section. Tandaan, kotse ba? PhilKotse na! Front exterior tayo. The GN6 comes with a simple yet elegant looking front end. It's highlighted by this massive grille na merong chrome trims, which makes it good kasi it adds texture dun sa buong harap ng sasakyan. Tapos meron din siyang halogen headlamps, which I think mas maganda kung naka-LED na. Tapos itong parang light cluster dito, which I first thought nakala ko DRL siya, but it's not, no? Nag-on lang siya pag kinlik mo or pag finlik mo yung headlight switch to the clearance light. For me kasi, ang ganda nung nagagawa nitong light na to kasi it seem parang seamlessly connected siya dun sa grille design. Kasi itong, kung makikita nyo yung end dito na dulo, para siya nakakonect dito with this one, yung sa tatlong slot na ikita nyo sa grille kasi parang naka-embossed to. So parang nagkaroon ka ng isang illusion na parang isang bird na lumilipad. No, para siyang gumaganon eh, yung design pagka tinignan nyo. So kung hindi nyo nakita yun, medyo siguro weirdo lang imagination ko. Tapos, pagdating nyo dito sa bumper, it has an angular looking na medyo slight lang na subtle na angular looking bumper na integrated with LED fog lights, which is good, no? Kasi maganda yung nabibigay ng puting ilaw dito. It adds texture pag tinignan mo sa harap. Tapos, yung pagkakadesign ng bumper complements to the whole front ng sasakyan. Nagbigay na extra pogi points, kumbaga. At pag tinignan mo sa harap, poging-pogi yung sasakyan na to. Pero for me, ang militaw pa rin na accent dito is yung parang flying motion design niya. Saktong-sakto dun sa letter G. Di ba may sumikat dati, pangalan si Gulapa. So parang gumaganon yung harap. Nga pala, speaking of the logo, bukod kay Gulapa, ang pagbasa, ang tamang pagbasa daw sa brand na to is GAC, hindi GAC. Ha? GAC. Pag sinabi mong GAC, GAC you. The GN6 is powered by a 1.5-liter turbocharged gasoline engine. It delivers 170 horsepower and 265 Nm of torque. Tapos, the engine is mated to a 6-speed automatic transmission. When it comes to fuel economy, I was able to get 12 kilometers per liter while driving at an average speed of 40 kilometers per hour. Tapos, on the open highway naman, I was able to get 14 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. The GN6 is equipped with a 16-inch alloy wheels, which comes with a rather simple design. Pero okay na rin naman kasi yun yung overall look na gustong ma-achieve nitong GN6. However, I wish lang na medyo mas nilakihan ni GAC yung size ng gulong to a 17 or 18-inch para mas mag-complement better dun sa buong side profile ng GN6. Tapos, when it comes to braking power, the GN6 comes with disc brakes on all four wheels. Dito tayo sa side profile ni GN6. As you can see, no, doesn't come with a flashy side profile. It rather looks simple, pero it's okay kasi yun nga yung design detail na gustong habulin ni GN6. What you can see here dito sa side is meron siyang distinctive character line that flows from front up to the back. Tapos, what I also like dito is yung pagkaka-accent ng chrome dito sa may door panels, which is hindi kasi OA yung pagkakakabit. Eh. So, yung subtleness niya is good. It worked. And it complement to the whole side profile ni GN6. Tapos yung side mirrors natin now comes with an integrated signal lights, which is sort of becoming standard na sa mga sasakyan ngayon. However, the GN6's side mirror doesn't come with a power folding feature, which is sana meron.
Tapos, what I also like dito sa GN6 is yung D-pillar niya. Kasi meron siyang parang blackout dito na creates a seamless design appeal na parang niyayakap niya na yung likod. No? So parang swabing-swabe pag tinignan mo yung GN6 dito sa side. And then, yun nga pala, no, ipo-point out ko rin, no, because of that design detail, the GN6 comes with a minivan-like appeal pag tinignan mo from the side. No? So kahit na MPV siya, parang minivan siya. And medyo may konting pagkakahawig siya dun sa kapatid niya na si GN8. Pero instead of a sliding door, the GN6 comes with a swing door pa rin pagkapasok mo. So, when it comes to dimensions, the GN6 is longer than the Innova by 45mm and it's also wider by 30mm. Tapos, in case you're wondering, the wheelbase of the GN6 stands at 2,810mm. So yun, that's the side profile of the GN6. Dito tayo sa likod ng GN6. As you can see, no, medyo nagkaroon siya ng toned down design as compared dun sa harap. Kung yung harap medyo may distinctive and commanding appeal, yung likod naman medyo nagkalma ng onti. It's highlighted by a wrap-around LED headlights na parang seamlessly connected din siya because of this light bar. No? So kaya maaalala nyo, si Anthony Davis na naman, Unibro, no? Parang isang connect siya doon sa dalawang headlights, which is a typical design na makikita mo sa mga Chinese cars. Tapos pagtingin mo dito sa taas, meron siyang tailgate mounted spoiler with third brake light. And then when you move further down, meron siyang parang simpleng ano lang, simpleng looking na tailgate design that's highlighted by sort of konting mga character lines. And then further down, meron din siyang bumper na sleek, hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-expressive, no? Parang subtle nga lang yung pagkaka-design ni GAC dito sa likod ni GN6. Pag tinignan mo yung GN6 from the back, parang tipong hiningiti ang kanya. Bakit? Kasi yung pagkakadesign ng LED taillights niya na parang droopy yung mata. Tapos dito naman, parang smiling-smiling yung nagawang character line dito sa tailgate. So pag in-overtaken ka nito sa expressway, tipong parang hiningiti ang kanya na nakaganyan. At gamay, he-he-he-he-he. Kung napapansin nyo, yung front end ni GN6 comes with a commanding and distinctive design. Pero pagdating sa gilid at saka dito sa likod, medyo nag-tone down siya at medyo naging simple yung datingan ni GN6. Which for me is okay kasi yun nga yung gustong i-achieve na design ni GN6. Simple, elegant, and less is more. Okay, no, the GN6 comes with a manual tailgate. Yan. Tapos yung cargo niya, yun no, kung makita nyo, yung cargo space ni GN6 is already plentiful kahit na nakatayo yung third row seats. Kasi malalim din yung compartment dito sa likod, no, para mas marami kang malalagay na gamit. With the third row seats up, you can easily fit 4 up to 5 overnight bags at kasyang-kasya rin yung isang linggong supply mo ng grocery. And then what's good is that the GN6 third row seats can be folded flat para magkakaroon ka ng max cargo na based on the brochure, up to 1,100 liters. So yung numbers na yun, marami kang malalagay na gamit. Like for example, kasyang-kasya doon ng 5 hanggang 6 na medium-sized maletas. Wala kang problema doon. So yun, marami kang malalagay na gamit doon sa GN6. Pero medyo kakaiba yung way ng pag-fold ng third row seats ni GN6. Tara, pakita ko sa inyo. Well, maraming steps no, meron dito, pero naka-Chinese, so huwag niya intindihin. Just follow my lead. Hilahin nyo lang to, bagsak yung isa, hilahin nyo uli yung isang tali, bagsak uli. Thus, this is where the tricky part comes in. Una nyong kakalabitin itong nasa baba. Hilahin nyo ganyan. And then ito, iangat nyo, then hila. Then magtatumble siya papunta sa'yo. So yun, no, pagka nag-fold siya papunta sa'yo, kakainin niya yung lalim ng cargo na nakita nyo kanina when the third row seats is up. Tapos kung mapapansin nyo rin dito, hindi ganun kataas yung bumper. Kita nyo naman, I'm only 5'5 at hanggang tuhod ko lang siya. Kaya mas madali ka makakapag-load ng kung ano-anong gamit dito. So di ba, lalo na kung medyo masakit na yung likod mo, medyo may katandaan ka na, walang problema kasi madali lang from here, lalagay mo dun. Di ba? That's what the GN6 can give you. So you know, when you step inside the GN6 interior, ang gustong ibigay sa'yo ni GAC is a luxury feel. To do just that, the GN6 comes with a dark interior theme that's integrated with dark brown leather inserts and glossy black trims, pati chrome trims dito sa cabin. So pag tinignan mo to dito sa harap ko, it has a steering wheel that's nice to the grip. However, sana naging leather wrap na to para mas premium looking or premium feel yung mabigay sa'yo. But it's integrated with several buttons already for your audio, phone, and cruise control.
And then when you move further dito sa harap, maganda yung pagkaka-design ng instrument cluster ni GN6 kasi meron siyang combination ng analog speedometer with a digital trip meter dun sa gitna. Tapos when you move further dito sa gitna ng dashboard, it comes with an 8-inch touchscreen with Apple CarPlay. Sorry, wala siyang Android Auto, Apple CarPlay lang. Which is okay na rin kasi lahat naman tayo ngayon on the go na, no? So having an Apple CarPlay gives you that connectivity even you're on the road. However, medyo hindi ko lang masyado nagustuhan yung pagkakakabit ng 8-inch touchscreen dito sa harap kasi parang nalubog siya masyado, which sort of parang lumiit yung pagkaka 8-inch noong touchscreen kasi nga because of this glossy black trim. Isa pa na napansin namin is that andito yung volume adjustment ng audio system mo, which is surrounded by glossy black trims again. So, you know, pagdating ng panahon sa... Teka, ba't naalala ko ulit si Aiza Seguera? Okay, let's go! So, yun nga, no? Pagdating ng panahon, feeling namin, magkakaroon ng maraming gasgas dito. Kasi, especially when you're driving and you're trying to adjust the knob here. So, medyo, yun nga, tatama-tama siya. That's the downside ng piano black accent. Tapos, isa pa, yung volume adjustment is masyadong driver-centric, masyadong malapit sa driver, no? Mas maganda sana kung medyo nilagay nila sa gitna or may option somewhere here dito sa center console para ma-adjust nung passenger sa harap. Kasi, di ba, yun nga ang role ng shotgun passenger, eh, di ba? It's to aid the driver at para maging DJ mo on the road, lalo na pagka long road trips. Tapos yun, no? Pagbaba mo dito sa gitna, this is one of the things that I like dito sa interior ni GN6 kasi meron siyang mga physical buttons for your climate control. Which is, yun nga, lagi ko sinasabi, which is good compared dun sa touchscreen kasi mas madali mo siyang ma-adjust eh once na makabisado mo siya. Hindi mo na kailangan alisin yung tingin mo sa harap while driving, you just have to, you know, kapa-kapa na lang dito ng onti. And then, meron pa rin siyang piano black trims, which yun nga, is... collector ng ano yan eh, ng dust, ng fingerprint, pati ng gasgas. So yun, ingat na lang at konting linis-linis. So yun, no? Pagbaba mo dito, may USB port siya for your Apple CarPlay. Speaking of which, eto na tayo sa segment na saan ang phone mo? Hanip, high-tech na dito. So yun, no? Pwede mo siyang ilagay dito yung phone mo. However, yung mga medyo masikip siya ng onti kasi ano, nakalabas siya. Kita nyo naman, no, it's not the most ideal place to put your phone to kasi medyo masikip siya at medyo hindi talaga sakto sa mga size ng phone ngayon. Pero what's good is that malapit siya sa USB port for the Apple CarPlay. So medyo may sense pa din in a way pero medyo weird. Pero kaya ako ngayon, for me, the best place to put your phone is dito sa gitna. No, medyo malaki siya, which I think dapat wireless charging to, pero hindi umabot sa Philippines. So, yun. So, abot naman yung wire mo doon from the port sa harap papunta dito. And then, yeah, going back dito sa center console, meron tayong gear shifter na surrounded pa rin with piano black accent and silver trims. Meron din siyang electronic parking brake and auto brake hold. The GN6 comes with 4 different driving modes. Meron siyang eco, normal, sport, tsaka winter. So, in case magkaroon ng snow sa Pilipinas, wala na kayong problema. Pero, kidding aside, yung meron siyang winter drive mode, which is pwede mo magamit kapag ka slippery roads. Pero yung sa ibang sasakyan kasi ang ginagamit na mode for that one, ang pangalan ay snow instead of winter. So, yun. Pagdating mo naman dito sa gitna, kung mapapansin nyo, wala siyang center glove box. No? Wala siya ditong center glove box. So, lagay lang ng phone. Yeah, wala siyang center glove box. Eh, which for me is medyo... may possibility na maging makalat yung gamit mo kung ikaw yung taong maabubot kasi wala kang pagsisiksikan eh, wala siyang center glove box eh, no? So pero though meron siyang compartment sa ilalim na pwede mong lagyan ng kung ano-anong mga bagay, but mas gusto ko pa rin yung center glove box kasi mas organized and mas tago yung clutter mo dun sa dashboard. Sa isa pa, no, kung gusto mo ng privacy, kung ma-private at secretive kang tao, since wala kang center glove box, pwede mo siya ilagay dito sa glove box na dito sa harap ng passenger seat. Kaso yun nga lang, medyo maliit yung opening, medyo maliit yung space. So, yeah, you have to make do kung ano yung meron ka. And then, speaking of which, isa pang nakita namin dito is that meron siyang cup holders. The GN6 has cup holders sa harap likod. However, medyo weird lang kasi ang liit ng radius ng suksukan. Eh, no? So, gaya ng kanina, tinry namin, meron kaming mga biniling kape. Hindi namin maisuksok dito kahit anong suksok. Kasi nga, ang sikip. Oh. Sorry, children. Pasensya na kayo, ah.
So, yun. So, medyo may kasikipan nga yung mga bottle holders, cup holders, kaya medyo weird kasi sayang eh. Wala kang mapaglagyan ng mga inumin mo. Tapos, yung GN6 has a dark brown leather seats, which is, for me, is good, no? Yung quality ng leather niya, hindi putyo-putyo, hindi malutong yung leather. Kumbaga, masarap siya upuan. And pag hinimas mo, mafe-feel mo eh. You'll know what I'm saying when you feel the leather seats of this car. Tapos, dito sa door panel, meron din siyang leather inserts eh. Kaya pwede kang makapag-chill, pwede mo ma-rest yung elbow mo pagka nag-long drive ka or pagka nakastigil ka sa intersection. No? Medyo may konting relief at ginhawa kang mararamdaman. So, yun nga, yung isang kamay mo, yung isang sika mo lang ba makikinabang? Siyempre hindi. Naisip na yan ni GAC. GAC, ha, di GAC. Meron siya ditong another armrest. So, di ba, chill ka pa rin. Pagka nag-long drive ka, lalo na pa nagtitipelex ka, oh, ginhawa. Also, the hard plastics medyo present pa rin dito sa interior ni GN6. Oh, gaya nitong sa side, medyo hard siya. Tapos yung sa taas ng dashboard mo is also hard plastic. But I'll give it a pass kasi maganda yung pagkaka-integrate ng dark brown leather accent doon sa buong dashboard and sa door panels ng GN6. So in that sense, na-make up yung paggamit ng hard plastics. Yung dashboard niya, even though it has a hard plastics, maganda yung pagkaka-insert ng mga leather doon sa dashboard, which add texture at hindi chapsuy yung pagkaka-finish nung interior dashboard and ng door panel. So, yun, no, maganda, parang nag-gel together yung design detail na ginawa ni GAC dito sa loob ng GN6. Tignan ko lang yung mga k***uhan nyo ngayong episode. Mga k***uhan episode na to eh. In***uhan yung ex ko sa venue. Nakasakay na ako ng big black nga, BBC. Malo pa sa oh, nag-blip lang, nagmura na. Hindi ba pwedeng sensitive information? May pinag-uusapan lang ang Field Coche Boys. For the full episodes, follow Shift Happens on Spotify. Click nyo lang yung link sa itaas or sa description sa ibaba. So the second row seats of the GN6 is captain seats. So kita nyo naman, boss among datingan mo dito. Meron pa siyang armrest dito para makapag-chill ka talaga. And what I like is yun ngang leather seats na nakakabit dito sa GN6. It really makes you feel comfortable and then kinomplement pa nitong headrest na tipong butterfly yung effect. No? Parang masasalo niya yung ulo mo. Gaya nga nung katabi ko ngayon na nakalimutan ng focus, no? Focus sa trabaho, kasi yan, no? Nananaginip na eh. Kahit nilalakasan ko yung boses ko, parang ayaw pa rin niya gumising. So, kasi nga, komportable yung upo niya siguro masyado. Sarap pa, libre aircon. So, yun, speaking of, balik tayo. It also has a good leg room and headroom. Yun yung isang mabibigay sa'yo na plus talaga ni GN6. And yun yung kagandahan ng captain seats. It also has a slide function na pwedeng mag-front and mag-back para mag-compensate at mabigyan ng proper leg room yung nasa likod na yung nakaupo sa third row seats. Meron din siya dito sa likod ng rear aircon vent adjustment para yung fan speed mo makokontrol mo dito sa likod. And speaking of which, meron tong GN6 na ceiling-mounted aircon vents, no? Para nandito yung buga sa harap. At pwede madali mo adjust para matutok mo sa mukha mo kung sakaling init na init ka talaga. However, the only downside na nakita ko dito sa likod or sa second row ni GN6 is that it doesn't have a cup holders na para sa captain seats, no? Although meron siyang bottle holder dito sa gilid, but then yun nga, no, medyo masikip eh. Medyo masikip yung butas, which is medyo weird. So, at isa pa pala, no, wala siyang panoramic sunroof. Yes, it has a sunroof, pero hanggang dun sa harap lang, hindi nag-extend all the way dito sa likod na meron yung mga competitors or meron yung mga segment rivals ni GN6. Philip? Men? Ba't ka nagigising ng tulog? Hey, sorry. Andito tayo ngayon sa third row seats ng GN6, no? And what I can say is that it has ample legroom and headroom para sa up to 3 passengers. Kaya ka makapag-squeeze in ng tatlo dito. And surprisingly, maluwag siya, no? I was not expecting na gantong kaluwag yung magiging legroom ko and hindi masyado in-adjust yung second row, ah, na para makompromise yung legroom nitong taong nakaupo dito. No, it's not. Normal na adjustment lang to. And what's nice is that meron ka rin ditong USB port para sa iyong, nandito nga lang sa left side, wala sa kabila. And meron ka USB port dito na pwede mo saksakan, no, para pwede ka pa rin mag-charge while you're on the go. And then again, meron na naman siyang bottle holder dito na maliit pa rin yung sukat, which is, yun nga, weird pa rin. And then what's nice is that meron din siyang
ceiling-mounted aircon vent, no? Para presko ka pa rin kahit nandito ka sa third row. So, yun nga, no? That's good. We're now driving the GN6, no? And what I noticed dito sa sasakyan na to is that yung 1.5-liter turbocharged gasoline niya delivers the right amount of power. Hindi kanya bibitinin even if you're just on the normal drive mode. Tapos, it also has a good throttle response, no? Which is good and kind of surprising kasi medyo malaki yung auto, no? Pero yun nga, nakocompensate yun because it has a turbocharged gasoline engine. When it comes to ride comfort, the suspension leans a bit sa firm side, no? But it absorbs road impacts within reason. Hindi ka naman niya masyado magiging maalog yung ride mo, which is also good when you consider overall ride comfort. And then, what I also like dito sa sasakyan na to is that yung forward visibility niya. For me, it's good, maganda, kasi yung driver's seat also comes with a height adjuster. So, pwede kang mamili ng bisa mo if you wanna go high or you wanna go low. And then, yung pagkakabukas ng front quarter glass dito is also good, which adds visibility sa'yo as a driver and sort of lessens yung blind spots, lalo na pag kailangan mong sumingit sa mga masisikip na daan. Diba? And then, it also has a light steering feel, which is okay din siya, beneficial siya, especially when you're driving around the city. No, hindi naman siya sobrang gaan at hindi rin siya sobrang bigat, which is good, and it gets firm once you start to gain speed. And in case you're wondering, meron tong tatlong steering wheel mode na masisetup mo dito sa infotainment touchscreen. It has comfort, normal, and sport. So doon, yung three modes na yon nagdi-differ when it comes to bigat ng steering feel at yung feedback na nabibigay niya sa'yo. So if you want to have a bit of a feedback or medyo bigat sa steering wheel, piliin mo yung sport mode. Pero for me, okay na ako sa normal mode kasi hindi naman nga ganun kabigat at hindi rin ganun kagaan yung steering wheel. However, yung comfort mode, which is sobrang gaang, nakaka-weirdo, kaya hindi ko masyado ginamit yon. And then, you'll also appreciate yung cabin insulation nitong sasakyan na to. It has good NVH kasi it reduces outside noise to a minimum. However, medyo may konting dinig lang when it comes to tire noise, no? Which is expected naman na for vehicles at this price point. Mas naririnig mo yung tire noise, especially kapag ka tumatakbo ka on the open expressway. But it's just a minor detail lang naman. Tapos, speaking of the engine, nagsishift siya right above the 2,000 RPM mark. Which is okay yon, lalo na pagka gusto mong maging fuel efficient yung drive mo. Kasi nagsishift nga siya agad, no? Which is beneficial sa'yo as a driver. Tapos yung transmission din niya is suabe, no? Hindi ganun kalakas yung shift shocks. Actually, minimal na minimal nga lang. Hindi mo siya masyado mararamdaman, eh. And yung 6-speed transmission nito, yun nga, suabe and it's smooth, which contributes to the overall ride comfort and drive experience mo dito sa GN6. Kaya naman, considering all the points mentioned, na-enjoy ko i-drive ng GN6 kasi aside from giving you a 7-seater configuration na may flexible cargo loading, maganda rin yung driving feel na nabibigay niya sa'yo. The engine feels right, hindi siya underpower, and it can haul people kahit na may cargo ka sa likod. So yun nga, no, masarap siya i-drive, pero alam nyo, parang mas masarap maging pasahero, lalo na captain seats yung likod. Sarap ng tulog, parang si Philip. Iwan kahit pangarap mo. The GN6 is offered with a one variant that's priced at 1,480,000 pesos, which is within the price range ng mga kalaban niya gaya ng Innova, G50 at ng Okavango. Now, as I've said earlier, the GN6 comes with a longer and wider exterior compared to sa Innova, which translates to a more spacious interior. Tapos, when you compare it naman sa counterparts ng mga Chinese cars din, this GN6 comes with a more elegant-looking design, which I think what makes the GN6 stand out. Yung exterior design niya, pati yung interior, is not too flashy, pero hindi naman too plain, which gives you a premium-looking design at a more affordable pricing. Kaya naman, kung ako ang tatanungin, if you're looking for a car or an MPV that has an elegant-looking exterior, that features 7-seat and a flexible cargo space, ang GN6 should be on your list. Again, this is Martin Aguilar, the content editor of PhilCoche.com. Paano ba yan? Kita kisa lang ulit sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit PhilCoche.com.
Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Feel kotse na!